Hello mga kabantahera! Bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Humingi ng tubig si Elvis sa kanyang mga kaibigan dahil nasaktan ito sa mga kwento ni Camille. Sinabi ni Dexie kay Camille na kung wala siya, nasa morgue na sana daw si Andre. At sinabi ni Dexie na malaki palang utang na loob ni Andre kay Camille. Pero sinabi ni Camille na ang importante ay safe si Andre at sana matuloy na ang project niya kay Mr. Mercado. Dahil kinausap niya daw si Mr. Mercado at sana i-reconsider daw ang kanilang proposal para naman daw makabawas sa problema ni Andre. At tinukso ni Dexie si Camille na grabe daw talaga ang concern nito kay Andre. Tinanong ni Dexie si Camille kung nag-thank you na ba si Andre sa kanya, pero sinabi niya na hindi naman daw siya nag-i-expect. Nagtanong si Dexie kung sinong tumawag kay Camille at sinabi nito na si Cedric, pinapapunta daw siya ni Andre. Sinabi ni Dexie na OMG, baka mag-thank you na siya sa iyo. Hawak ni Camille ang cheque na binigay ni Andre at sinabi nito na hindi niya kailangan ng bayad. Kinausap niya lang si Mr. Mercado dahil naniniwala siya na maraming matutulungan ang project. Pero hindi ibig sabihin ay kailangan niya ng bayad. At kung iniisip daw ni Andre ang nangyari nung nakaraang gabi, ay wala daw yon. Hindi naman daw siya humihingi ng kapalit. At sinabi nga ni Andre na sinabi ng kanyang sekretary sa kanya na dumaan daw si Camille nung nakaraang gabi. At sinabi ni Camille na oo, para sabihin sana kay Andre na okay na ulit kay Mr. Mercado. At sinabi ni Camille na teka, wala kang maalala? At sumagot si Andre na wala. Nagtanong siya kay Camille kung ano daw ang nangyari nung nakaraang gabi. At sinabi rin ni Camille na wala. Nalasing lang yata daw si Andre at natulog na siya sa opisina. At sinabi ni Camille kay Andre na kung gusto talaga siyang bigyan ng gift ay wag na daw at okay lang. Pero sinagot ni Andre na advance payment daw ang kanyang ibinigay. Nagtanong si Camille kung para saan at ipinakita ni Andre ang kanyang presentation. Kailangan daw i-revise ni Camille ang buong presentation para kay Mr. Mercado. At ilagay na lang daw ni Camille ang kanyang inputs at titingnan niya kung workable daw ba. Dahil ang gusto daw ni Mr. Mercado ay open for all networks ang project na gagawin niya. Kaya sinabi ni Andre na fine, yun daw ang kanilang gagawin. Tinignan ni Andre si Camille at tinanong kung ano daw ang problema. At sinabi niya kung kulang pa ba ang kanyang ibinigay. Sinabi ni Andre na alam niyang walang pera si Camille kaya hinayo niya ito na mag-part-time sa kanyang kumpanya. Pumasok si Cedric sa opisina ni Andre at nakita niya si Camille at masaya itong binati at sinabi nito na our savior. Nagpasalamat si Cedric kay Camille dahil binigyan sila ng second chance ni Mr. Mercado. Malaki ang ngiti ni Camille at sinabi kay Cedric na you're welcome. At tinignan niya balik si Andre. Sinabihan ni Andre si Camille na kumilos na daw ito. Dahil nauubusan na daw sila ng oras. Si Cedric na lang ang humingi ng pasensya para kay Andre dahil sobrang pressure daw ito at ayaw ni Mr. Mercado na sila lang ang magkausap. Kailangan daw kasama si Camille. Napangiti si Camille sa sinabi ni Cedric at tinignan si Andre. Kinuha niya ang checking binigay ni Andre at sinabi niya, kailangan ko nga ito. Tumayo si Camille para umalis na pero tinignan niya uli si Andre at sinabi niya na kailangan rin siya ni Andre. At tumalikod na si Camille. Napangiti si Cedric sa mga sinabi ni Camille. Inihatid si Colleen ng kanyang ama at nasa labas na naghihintay si Paula. At sinabi niya sa kanyang ex-husband na hindi naman daw tama ang paghatid kay Colleen. Ang usapan nila ay hapon pero inihatid ng gabi na. Sinagot siya ng kanyang ex-husband na 5:59 pa lang. Madali lang daw na nagdilim. At nagpaalam na ang ama kay Colleen. Pero bago nagpaalam ay nagpasalamat si Colleen sa kanyang ama at sa tulong nito para kay Elvie. Ininsulto ni Paula ang kanyang ex-husband sa pagbigay ng tulong kay Elvie at sinaway siya ng kanyang anak. At sinabi ni Colleen na siya daw ang humingi ng tulong sa kanyang ama. Sinasabi ni Cedric kay Andre na kailangan nilang dagdag ng tao sa kanilang team. At kung pwede daw makuha nila si Camille. Nagtanong si Andre na kung bakit kukunin si Camille. At sinagot siya ni Cedric na Camille is an asset. At kailangan daw nila si Camille. And besides, Andre owe her. Sinabi ni Andre na owe her. Cedric bayad si Camille sa kanyang mga revisions na ginawa. At nagsalita ang sekretary ni Andre na sinabi, with all due respect sir, hindi lang daw revisions ang ginawa ni Camille. Kung hindi dahil daw kay Camille, tigok na daw sana
ang kanyang boss na si Andre at nagtanong si Andre na kung bakit. Natawa si Cedric sa reaksyon nito. Sinabi daw ng guard sa sekretarya niya na munti ka nang mahulog si Andre sa building. Buti na lang ay naabutan siya ni Camille at nahawakan siya ni Camille. Perfect timing daw talaga, sabi ng sekretary, na habang kinikilig ito, and everything has a purpose. At pagkatapos daw ay nilinis pa ni Camille ang kanyang suka at inalagaan pa nito si Andre. Tinanong ni Cedric si Andre kung wala ba talaga itong naaalala. At napatahimik lang si Andre. Abangan! Umiiyak si Elvie na sinasabi sa kanyang mga kaibigan na kung hindi siya iniwan sa kanyang ama, paano na ang kanyang mga achievements. Mapapatawad kaya ni Andre si Elvie pag nagkita sila. Thank you for watching, mga kabantahera. Please leave your comment para ating mapag-usapan.